So we're going to the grocery store, to the market. No, not market actually. To the grocery and buy some veggies for our lunch. Ohayo gozaimasu, welcome back to our channel. And ayan, damang-dama na talaga natin yung pagpapalit ng season dito sa Japan. And today, maglalakad lang kami ng aking anak, siya si Ate Aya. And sa mga curious po kung saan kami nakatira dito sa Japan, nandito po kami sa may Edogawa, Tokyo. Mas maganda nga po yung panahon ngayon kumpara ng mga nakarang araw kasi meron tayong araw ngayon. Nung nakaraan kasi maulan eh. Alam nyo, sobrang swerte namin sa neighborhood namin dito sa Japan kasi napakatahimik. At dahil ilang araw din o ilang linggo ding maulan, namiss namin magpaaraw kaya ito. Tumambay muna kami dito sa parke. Maganda dito sa Japan, madaming parke, no? Na libre. Nakita nga namin itong mag-anak, no? Na mag-race daw. Magtatakbuhan sila. So, iba't iba din naman ang ugali ng mga tao dito sa Japan. Kasi lagi nating sinasabi, pag mga Japan, masyadong tahimik. Ayan, meron ding mga masasaya. And ito naman, naglaro na lang si Ate EA dyan. Tapos, ito, amazed lang din ako sa ganda ng mga basurahan o ng mga garbage truck dito sa Japan. At dahil gusto daw ni Ate EA mag-ulam ng kamatis and egg ngayong araw, mag-grocery muna kami para sa aming pananghalian. Ito maganda kay Ate EA, hindi siya pihikan sa ulam. What are we buying? I want this egg. Tomatoes? Yes. Tomatoes and eggs? Yes. Okay. Oh, it's already late lunch. Mas gusto daw niya mag-ulam ng egg and ng kamatis. Right? Yeah. Okay. Hindi mo may pagkakaila na ang ganda-ganda talaga ng mga grocery dito sa Japan. Sa mga interesadong magtanong kung ano yung cost of living dito, ito ipapakita ko. It's too expensive, no, baby. Mahal yan. Tignan mo. $754. This one. Yeah.
May kamahalan talaga ang cost of living dito sa Japan, even sa ibang bansa naman. Pero I could attest na nakakompensate naman yan sa ganda ng sistema at ng mga batas na umiiral sa mga bansang ito. And yun nga, tatlo kaming nandirito ngayon sa Japan and kahit papaano, masasabi kong mas okay pa rin yung aming, ano ba, financial status kumpara sa nung kami ay nandoon sa Pilipinas. Siyempre, sasamahan mo yan ng diskarte ng pagtitipid, diba? Kanya-kanyang diskarte yan at ang pagbabudget kung paano ka makakatipid. Actually, meron kaming stock na konting karne doon sa aming ref kasi nabudget na nga namin yung aming gagastusin for the whole month. Pero ngayong araw kasi gusto ni Ate EA mag-ulam ng kamatis at egg. And ako din, gusto ko mag-ulam ng gulay kasi in the past few days, parang laging karne yung ulam natin. And katulad ng sinasabi nga po ng iba, marami po talagang paraan para makapagtipid. One of which nga is yung paggabi na, nagbabagsak presyo na itong mga to hanggang 50% off. And also, I mentioned dun sa other vlogs ko sa Facebook, meron talagang mga mas murang mga bilihan. It's on your hand kung paano mo hahanapin yung mga murang bilihan. Katulad dito sa amin, meron din kaming kapitbahay na may sarili siyang taniman. Kaya minsan, mas mura po ng talagang mas mura yung kaniyang mga paninda. Minsan nga halos ipamigay niya na lang kasi 100 yen na lang yung ampalaya niya, ganun. Parang natutuwa lang din yung kapitbahay. Kapag natsambahan natin, i-vlog natin yan. And ayan, dito po sa Japan, wala silang bagger. Minsan nga yung ibang supermarket, ikaw na rin mismo yung ano yung parang kahero. Tapos dyan, syempre niluto ko na rin agad pagkatapos naming iluto. Kumain na kami agad kasi gutom na din talaga kami. And yun lang guys, thank you so much po for watching and supporting this channel. Please keep on supporting Sir JR in Japan and Dios te agyuna, agyamanak. Don't forget to hit like and of course, mag-subscribe po kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Anyway, napakaliit ng kusina namin dito kaya kung napapansin ninyo, ang hirap-hirap mag-video. Bye-bye po!